Tatalakayin naman natin ngayon ang three-way switch. So ito yung i-actual wiring natin. So ito yung diagram niya, no? Sa three-way switch, binubuo siya ng dalawang switch na three-way. So ito makikita nyo, yan, dalawang switch yan ng three-way. Mayroong number 1, 3, 0. Kadunin sa kabilang switch, 1, 3, 0. So itong circuit breaker natin sa taas, ito yung switch na three-way, no? Kikita nyo, plain siya, no? So mayroon siyang numbering na mayroon ito. Yan, klaro ba? Hindi masyado makita, no? Ayan, ito 1, ayan, 1 at saka 3. 1, 3. Itong naman sa kabila, 0. So itong dalawang butas dyan sa kabila, common yan, 0, 0 ang number niya. So hindi masyado makita, no? Pero yan ang ano niya, numbering 1, 3 at saka 0. Yun ang pinaka-importante. Kahit saan dyan sa dalawang butas, 0 yan. Dito sa kabila, 1 at saka 3. Okay, so 1, 3, yan. Okay, 1, okay. 1, 3. So ito yung circuit breaker. Line 1, papunta siya sa kabilang 3-way switch sa 0. Siya ikabit, no? I-insert siya sa butas na 0. Tapos ito yung switch sa number 1. 3-way switch sa number 1. Itong line 2, papunta siya sa ilaw. At itong return, papunta sa 3-way switch number 2, sa 0. Okay, so dalawang 3-way ang pinag-usapan at dalawang 3-way switch ang pinag-usapan dito. Kaya switch 1 at switch 2. Ito yung traveler. Wiring pa rin yan. Parimbawa, sa number 3, number 3 kabit sa kabila. Sa number 1, number 1 din sa kabila. I-insert. So ipakita ko sa inyo ang actual na wiring. Ito, read natin. Dito natin ilagay sa line 1. I-terminate natin sa breaker sa line 1. Higpit na lang natin. Higpit na lang na maigi para hindi mag lose contact. So ito ay papunta siya sa switch 1 sa kaliwang side, no? Ito siya sa switch 1 sa kabilang kaliwa, no? Yan, dito. So sa mamaya pag terminate natin, dyan siya sa 0 nakalagay. So itong line 2, papunta siya sa lightings. Dito yung lightings natin, hanggang dito lang yung line 2. I-ano muna natin, siksik, terminate. Okay, higpit na. So hanggang dito lang siya sa box, sa junction box. Dito lang natin ilagay mamaya yung bulb. So hanggang dyan lang siya, no? Ang line 2. So kung nakita nyo yan, hanggang dyan lang siya sa light. Ito return, papunta din siya sa switch number 2 na 3-way dito sa right side. So dito siya sa right side. So ito yung pinaka-return. Okay, so ito na. So mayroon na tayong wrappings sa lightings. Ayan, itong white na yan, yun ang return. Papunta siya sa kabilang switch sa 3-way sa right side. Okay, ito nakikita nyo yan, yan, yun ang dropping. Papunta yan sa terminal ng receptacle para umiilaw pag lagyan ng bulb. Ngayon, itong dalawa, ito yung kanina sinasabi kong traveler, yung red at saka black.
So dito yan, ilagay natin yung may number na 1, 3 at saka 0. So napaka-importante itong traveler na yan para yan i-siksik natin sa 3, 1. Ito, yung red para sa 3 yan, no? Black para sa 1. So dyan natin siya pag maglagay na tayo ng device. So mamaya makikita nyo kung paano natin siya ilagyan ng device na 3-way switch. Dalawang 3-way switch ang kailangan kasi. Okay, so lagyan na natin siya ng device. So, tapos na tayo sa ating wiring. So ito yung 3-way. Kung nakikita nyo, 3-way switch natin, mayroong 0. Yung itong 1 at saka 3. So ito 0 yan, no? Kahit saan dyan, dalawa na yan, yan ang 0. Kahit saan butas na yan, common yan, 0. So dito natin i-siksik yung galing sa line 1. So dyan natin sa 0 ilagay. Okay. Tapos sa traveler. Ito yung kanina, no? Red na sa nakasiksik siya sa 0. So itong traveler na yan, red para sa 3. Okay? Para sa 3. So hanapin natin dito sa 3-way switch ang number 3. Number 3. So ito yan, number 3. Diyan natin i-siksik sa number 3. At ito namang black, nakalagay sa diagram na nasa number 1 siya. So isiksik natin siya sa number 1, terminal number 1 sa 3-way switch. So mayroon na tayo. Dito naman tayo sa return. Sa 0 siya ilagay sa kabilang 3-way switch. So hanapin natin dito ang 0. Yan, 0. So dyan natin ilagay. Kahit saan sa dalawa dyan, dyan natin isiksik ang return sa kabilang 3-way, no? Switch. Siksik lang natin. Okay. Ngayon sa ating traveler. So yung 3, red, di ba? Nakita nyo kanina, red. So dun din natin ilagay sa number 3, yung red. Okay. So hanapin natin ang 3 at dyan natin i-siksik ang red sa 3, number 3 terminal sa 3-way switch. So ito sa number 1, itong black, para makontrol natin ng maayos at mapailaw ng maayos ang lighting sa paglagay natin ng receptacle and bulb. Okay, so ito na. Meron tayo, naglagay na tayo ng 3-way switch device, dalawa. So kabilaan na. Kulang lang natin. So ito yun na, yung traveler 3 sa 3, 1 sa 1. 0 yung return, 0 din sa kabila ang yan na yan. Ilaw. So lagay natin yung ito yung receptacle. Dalawang terminal lang yan para sa line 2. Siksik natin. Yan. So sana itong video ito ay makatulong sa mga beginners. So ginawa itong video na to for ma-discuss natin kung paano i-wiring ang 3-way, dahil pag doon natin i-discuss sa actual na wiring sa building, hindi masyado maintindihan sa mga viewers na kakaumpisa pa lang sa electrical. Kaya dito makikita mo yung buong detalye sa pag-wiring, dahil magkalapit lang mga bawat switch,
at yung breaker. Di tulad nun sa actual na mismo sa building wiring, sa mga high-rise building, na hindi mo magkalayo yung location ng switch. So, ma-apply mo yung three-way sa stairway o sa mga motel, na sa mga kwarto, no? Yung sa pinto, papunta doon sa kabila, ang three-way sa bed naman, yung sa switch niya. Sa pinto, pagpasok, tapos pag humiga na, ma-apply mo ang three-way. So, tapos na tayo. Subukan nating okay, so umilaw sa kabila. Pwede siya patayin sa kabila. Pwede rin siya pailawin, patayin. Tapos makontrol din siya sa kabilang switch. So, yun ang function ng three-way switch. Ang ilaw ay makontrol into two locations. So, pwede tatlo, apat, limang ilaw, makontrol siya into two locations. Halimbawa sa hotel, stairway, pwede mo yan magagamit, may apply ang ganyang diskarte. Yung three-way switch. Sana nakatulong ito sa mga beginners nating mga kaibigan sa nagsisimula pa lang sa electrical. So, sinadya itong video na to para mayroon kayong konting matutunan, kahit konti man lang sa video ito. Maraming salamat at God bless sa lahat na manonood. Thank you so much.